Mr. Fry na baka. Malapot na. Abango po, pag ginigisa yung tomato sauce, maamoy nyo kagad yung ano. Okay na ito. Ayan, no? Shanghai, first batch. Magandang araw po ulit mga kabayan at magpiprepare po ulit tayo ng ating mga orders para bukas at mapapalaban po ulit tayo ng lutuan. 10 po tayo po ang ating lulutuin at halos ay tig sa 10 kilo. Ito po ay order ni Sir Ruding Mercado ng Aya San Jose, Batangas at Las Vegas, Nevada. Yung shoutout po sa mga balikbayan galing Las Vegas. Ito po ay gagamitin sa quadruple birthday celebration nila Pepe and Ipay. Pipay and Ipen. Yon, happy birthday po sa mga may birthday. So, ipiprepare na po natin 10 putahe. Magluluto po tayo na meron po tayo ditong giniling. 10 kilo yan. Gagawa po tayo ng 50 pieces na embutido. Meron po tayo ditong yempo, 7 kilo. Magluluto po tayo ng Batangas style puchero. Meron po tayo ditong beef. Yan, ginayat ko na po yan at tinenderize ko na. Magluluto po tayo ng 10 kilong beef broccoli. At yung ating pork na kasim, yan, ito po yung ating ng tinapa. Gagawin po natin yung pork dinakdakan. Tapos ito po ay pang-apritada, 10 kilo din. At ito naman po ay beef laman. Gagawin natin itong beef caldereta. Tapos ay magluluto rin po tayo ng 10 kilong fish fillet, lumpia Shanghai, sotanghon and garlic, at 2 bilao na Mickey Bihon. So yun, marami-rami po ang ating orders. Kaya itong mga nauna ay atin na pong ipiprepare. Bukas na yung iba. Para bukas po ay hindi tayo mahirapan na sabay-sabay. At para malasa na rin po itong ating mga imamarinate. At bukas ay dire-diretso ang ating mga luto. So yun, timplahan na po natin. Para mamarinate na natin. Maglagay na po tayo ng asin dito sa ating pangkaldereta. Lagay po tayo ng asin. Dito rin sa ating pang-apritada. Saka dito sa ating ano, pang-pork dinakdakan. Tapos maglagay na po tayo ng pineapple juice. Dito sa ating pang-kaldereta. Sa ating pang-apritada. Tapos lagyan po natin ng paminta.
paminta. Lagyan po natin ng bawang yung ating pang ano. Iihaw po natin ito bukas yung ating pandinakdakan. Tapos maglagay po tayo ng toyo. Dito rin sa apretada. Dito sa kaldereta. Tapos maglagay po tayo ng Worcestershire. Dito sa ating pang kaldereta. Mahirap po itong bigkasin. Bahala na kayo kung paano bigkasin Worcestershire sauce. Tapos maglagay po tayo ng katas ng kalamansi dito sa ating pang dinakdakan. Maglagay po tayo ng pickles. Sweet pickles. Sa apretada at kaldereta. Tiplan din po natin yung ating pang beef broccoli. Lagay tayo soy sauce. Maglagay po tayo dyan ng sesame oil. Oyster sauce. Sampung kilo po yan. Ilagay din po tayo ng liquid seasoning. Tapos maglagay din po tayo ng brown sugar. At naglagay po tayo ng paminta. Ayan, bukas na po natin dadagdagan ng regalo yan. Lalagyan natin siya bukas ng cornstarch bago ating Easter fry o piprito natin ng bagya para malambot. Haluin lang po natin para mapantay yung pagkakalagay natin ng mga rekado. Ang mahalaga po kasi dito ay mamarinate natin siya para siguradong di masisira yung ating karne at malasa pag niluluto natin. Pag niluto na natin, mga basic lang muna na rekado na pampalasa ang ating lalagay. Dito naman tayo sa apretada. Kailangan pong mahalo nating maigi ito para yung rekado ay mapantay. Ano, okay na po. Yun naman ang ating haluay. Papalit muna tayo ng gloves. Ito naman po yung haluay natin. Yung ating pang beef with broccoli. Bango. Bango na bochok charap. Itong quality. Medyo maliwag lang itong lutuin at tinetenderize pa ito. Tapos isakan nyo gagayatin. Haluin lang po nating maigi. Para pantay na pantay ang kanya mga nakalagay na rekado.
Yan, okay na po. Yung ating pang pork dinakdakan, itong ating pang beef broccoli, apritada at caldereta. So ito po ay ilalagay natin sa ano, ref. Babalutin natin tapos lalagay natin sa ref para sigurado hindi siya masisira at bukas balasa pag niluto na natin. Yung ating pulyem po ay doon natin salang. May ininit na po ako doon tubig sa kaldero nating malaki. Diyan natin salang. Ating limpo, pukuluan na po natin para bukas. Diretsong preto na. Tiplalaan po natin ang asin. Tapos paminta. Palambutin po muna natin yan. Ayan natin lumambot. Yun, timplahan po natin yung ating embutido. Maglagay na tayo ng pasas. Itlog. Asin. Paminta. Toyo. Brown sugar. Lagay din po tayo ng pickles. Lagay po tayo ng ketchup. Tapos harina. Tapos keso. Ilahat po natin yung isang keso. Okay, haluin lang po natin. At ito po ay babalutin natin at atin lang i-steam. Medyo matrabaho po kasi itong embutido. Kaya kailangan ma-prepare na natin to at matagal-tagal po itong gawin. Ito po ay pinapagiling ko na sa palengke. May kasama na po itong sibuyas, bawang, carrots, at bell pepper. Haluin lang po nating maigi. Okay, pwede na po natin itong balutin para ma-steam na natin. Balutin po natin yung ating embutido. Meron po tayo ditong ginayat na tender juicy hot dog at yung ating margarine. Tapos yung ating dahon na pinrepair kanina. Sinalab po natin itong dahon. Takal tayo ng ating mixture. Mapapalaban po tayo ng baluta. Mapapalaban ng baluta niya. Palamdam po natin ang hotdog. Sa gitna.
Ganun lang po kasimpleng magbalot nito. Talian po natin sa dulo. Tapos dito sa kabilang dulo. No, ganun lang po. Meron na tayong isa. Yeah, pinutulan lang po natin yung magkabilang dulo. Tapos na natin balutin. Sa tulong ni Botchog Charap. Natapos din. Ayan, nakagawa po tayo ng 52 pieces. Atin na po yung i-steam. Tingnan po natin to kung malambot na. Pwede na. Malambot na. Hanguin na natin to. Ating pang putsero. Lagay natin si strainer. Ang ganda ng kaldo. Tamang-tama po yung kaldo. Magagamit natin bukas siya sa ating mga pansit. Kaya dinamihan ko yung kaldo. Kanyang lambot, hindi matigas, hindi sobrang lambot. Wala. Yeah, gagamitin po natin yung ating pang matindihan na steamer, pang malakasan na stainless na steamer. Atin na pong salansan dito yung ating ano, imbutido. Atin yang i-steam. Lagay pikas yung kasya siya dito sa ating malaking steamer. Tatakluban lang po natin ang dahon. Buhay na ho natin apoy. Steam po natin to sa loob ng 2 oras o higit pa. Balikan po natin pagkatapos ng 2 oras. Yan, buksan po natin. 2 oras ang nakalipas. Luto na ito. Patayin na natin ang apoy. Hanguin na po natin para lumamig. At bukas ay pipreto na lang natin. Bango. Wow, ang ganda ng luto ng ating imbutido. Kaya ko kaya. Kaya yan. Ayan, yan na po ang ating imbutido. Palalamigin po natin at bukas ipipreto na lang natin. So bukas na po natin tutuloy ang luto. At alas 12 na ating gabi ngayon. So siguro yung mga alas 6, alas 7, simulan natin pagluluto bukas.
Magandang umaga mga kabayan at nag-iinit na po tayo ng dalawang kawali at mag-umpisa na tayong lutuin yung ating 10 putahing orders. So magsasala mo tayo dito ng kaldereta. Sa kabila ay apretada. Lagay na po tayo ng mantika. Margarine. Lagay tayo ng star margarine. Isa na po tayo ng bawang. Ayan, luto-lutoy lang po natin yung ating bawang bago tayo maglagay ng sibuyas. Pabanguhin muna natin. Kaya na po tayo ng sibuyas. Marami-raming sibuyas. Yung ating chorizo de Bilbao. Igisa po natin. Sama natin sa gisa para mabango. Yan. Natin po gisa yung ating sibuyas hanggang sa maging translucent. Translucent, guys. Tapos lagay na po tayo ng tomato sauce. Bango. Mabango po pag ginigisa yung tomato sauce, maamoy nyo agad yung ano. Aroma. Lagay na po natin yung ating marinated na baka. Haluin lang po natin maigi. Okay, hinaan po natin ang apoy. Lagay natin sa medium heat. Tapos takuluban natin. Yan, slow cooking po natin yan hanggang sa lumambot. Dito naman tayo sa kabila. Mainit na rin po yung kawali. Lagay din tayo dyan ng mantika. Parehas lang ang procedure. Lagay din po tayo ng margarine. Tapos bawang. Lutuin lang po natin yung bawang. Lagay na po tayo sibuyas.
Lagay na po tayo ng tomato sauce. Dagdagan natin. Tapos ilagay po natin yung ating marinated na pan-pork apritada. Haluin po natin. Hinaan po natin ng apoy at tatakpan natin. Palambutin po muna natin yan. Mamaya-maya, haluin natin pagka meron na siyang sabaw. O, nandito mga kabayan yung ating pang beef with broccoli na minarinated natin. Maglalagay lang po tayo ng cornstarch dyan. At yan po ay ating munang stir fry. Stir frying natin yan. Para po malambot ang pagkakaluto natin at saka masarap, kailangan natin ma-stir fry muna ito. Yan, okay na ho ito. Pwede na tayo mag-stir fry. Mag-iinit po tayo dito ng mantika para tayo mapag-stir fry ng ating pang beef broccoli. Utayin po nating lutuin dito yung ating beef with broccoli. Stir fry muna natin. Lapit na natin para pag uminit, ihuhulog na lang po natin. Lang po tayo dito ng, mag-stir frying po tayo dito ng ating beef. Haluin po natin ito, ating kaldereta. Ayan, nagsabaw na. Ayan lang po natin yan. At palambutin pa natin. At ay, maligat pa. Ito namang isa. Ating apritada.
maligat pa rin. Kunting oras pa. Takpan po uli natin. Ayan natin lumambot. So, nandito po yung ating pan-Shanghai, ating po titimplahan. Maglagay na po tayo ng itlog. Lagay po tayo ng chicken powder. Paminta. Lagay po tayo ng asin, iodized salt. Konting brown sugar. Lagay po tayo sesame oil. At konting flour para hindi po nagtutubig yung ating ano pag binabalot. Haluin lang po natin. At ito po ipababalot natin sa aking kapatid kay Ate Weng. Sila na nanay ko ang babalot nito. Simplahan na natin para maumpisahan na nilang balutin at medyo matagal-tagal itong balutin. Kompleto na po ito, pinagiling ko na. May carrots na ito, king chai, sibuyas, bawang. Nilagyan din natin ng bell pepper. At itimplahan na lang natin. Okay, pwede na ho yan. Abaluti na lang. Testing, testing. Kung malambot na. Malambot na. Lagay na po tayo dito ng gulay. Patatas and carrots. Liver spread. Ya, haluin lang po natin. Takpan po uli natin. Ayan natin lumambot yung patatas and carrots. Bangaw ang ating apritada. Lagay na po tayo ng bell pepper. Gisantes o green peas. Naluin lang po natin. At atin na itong ayang-ayangin.
So, nalampo natin to saglit. Pakuluin natin at ating iin-inin. Papatikman natin kay Bochog Charap maya-maya. Bango na. Lasa ko yung tiki man time na ito, mga kabayan. Tiki man time na ito, oh. Matikman na natin kay Bochog Charap para magkaintindihan na. Bochog Charap, pasuyo ako. Oy. Tiki man time, tiki man time. May laman. Quality ang lasa. Masarap. Malambot. Patayin na natin ang apoy. Okay na po itong ating apritada. So gagawin po natin dito ay babalutin natin, lalagay natin sa styro. Yung kalahati ilalagay natin sa ano, sa ating catering tray. Itong ating kaldereta. Kumusta na kaya? Malambot na. Testingin po natin maigi. Kung malambot na, para sigurado tayo at baka pagkakinagat ay bingkag ang pustisaw. Ay, malambot na. Pwede na. Lagay na po tayo ng patatas and carrots. Sabay na po natin yung liver spread. Ilagay din po tayo ng aromatic. Dahon ng laurel. Lagay na rin po natin yung olives. Tapos maglalagay din po tayo ng keso. Maglagay din po tayo ng hot sauce. Para medyo extra chili flavor. Pero di naman po sobrang hanghangat ba? May mga bata nakakain, o yung mga masisela sa maanghang. Aloy lang po natin. Okay, takpan po natin. Palambutin natin yung patatas and carrots. Saka na natin lalagay yung ating bell pepper sa huli. Para magkakatiki man time na uli. Bochog Charap. Yung malambot na ang potatoes. At carrots. Lagay po tayo lang bell pepper. Maraming bell pepper para masarap. Mabango. Takpan natin. Apat lang muna. Mamaya ulit iba. Hindi kasya. Lasa ko'y tiki man time nito, mga kabayan, oh. Patikman na po natin kay Bochog Charap. Bochog Charap, tikman mo. At kahit minarap daw si Bochog Charap, eh, pwede pa rin ng baka.
Agat. Tuloy na. Agat na ka. Agat na. Agapang. Sarap na. Quality. Yun. Patayin na po natin ang apoy, mga kabayan. At ito po ay hahanguin natin. Babalutin natin. Yung isang atay maglalagay din ng bukod sa ating ano catering tray. Yung the rest ay babalutin po natin. Lalagay natin sa styro. Oop. Hanguin po natin itong ating pamputsera. Pwede na yan. Palamigin na po natin at para gayatin natin, salang natin itong iba. Pamayin na natin at baka tayo abutin ng talamsik. Masakit. Timplahan po natin yung ating fish fillet, pang fish fillet at atin na po yung nagayat. Ilagay tayo ng kalamansi, garlic, itlog, chicken powder, lagay din po tayo ng garlic powder, paminta, harina, haluin lang po natin. Para makapag-prito na tayo ng fish fillet. At matagal-tagal din po itong iprito. Yan, haluin lang po natin mabuti. Okay, pwede na po ito. Pag pinrito natin mamaya ay lalagyan lang natin ng breadcrumbs. Hanguin na po natin ito. Pamputsero natin. Sarap nito ah. Pwede na ito butong charapen ah. Last prito po tayo ng patatas and carrots. Hanguin na po natin to. Sama natin dito. Para sila ang magkakasama mamaya pag sinalang natin. At tapos, prito po tayo ng saging. Pwede na ho yung ating saging. Hanguin na natin. At tayo magpiprito dito ng embutido. Ayan. Ito yung ating embutido. Prito na po natin. Pwede na po yan. Hanguin na natin. Lagay natin dito sa steamer para masala rin yung mantika. May butas-butas.
Yan, nag-init po tayo dito ng mantika at sasalang tayo dito ng fish fillet a la tempura. Lagay lang po natin sa breadcrumbs. Nagpalit na tayo ng costume mga kabayan at sobrang init. Hanguin na po natin itong ating fish fillet. Nagpalit tayo ng baraw. Tunay na malagkit na pakiramdam. Salang po tayo dito ng chicken para sa ating sotang hound with garlic. Lagyan lang po natin ng asin. Ayan. Lalamugin natin niya. Tapos atin ninipitin para pansarap po natin yan sa sotang hound with garlic. Summer na mga kabayan. Napakainit ang palahon. Sarap pag-outing, ano, bochong charap. At magbabad sa dagat. Talang po tayo dito ng potsero. Batangas style pochero, all time favorite. Yan, lagay po tayo mantika. Margarine. Lagay na po tayo ng bawang. Sibuyas. Mayaman sa sibuyas. Luto-lutoy lang po natin yung ating panggisa. Sibuyas at bawang. Lagay po tayo ng tomato sauce. Dagdagan natin. Yung ating mga gulay, saging, patatas, carrots at yung karne, ginayat ko na po yan. Sama-sama na. Simplahan po natin ang paminta. Lagay po tayo ng pineapple juice. Sabawan natin ng pineapple juice.
garbanzos, Hans pork and beans, brown sugar, tapos paglagay din po tayo ng ketchup. Tapos yung ating kaldo. Lagyan natin ng sabaw. Kaldo natin. Hindi po tayo muna maglalagay ng asin. Mamaya na tayo maglalagay. At yung ating pong ginamit na kaldo ay ano na yun, may lasa na. Pukuloyin lang po natin yan. At ilalagay natin yung iba pang gulay. Takip, para madaling kumulo. Nakakulo na. Lagay na po natin yung ibang gulay. Repolyo, baggy beans at bell pepper. Gulay na lang pong huli natin, yung huling gulay na lang po ang lulutuin natin dito. At patitikman natin to kay Mr. Quality. Bochog charap! Lasa ko ay tiki man time na ito, mga kabayan, no? Patikman na po natin kay Bochog Charap. Bochog Charap, tikman mo na. Sa sauce pa lang, alam mo kung ulam na yan. O, aray, yan. Yeah, may kulay naman. May kunting, ano? Healthy. Husgahan mo na. Quality na. Patayin na natin ng apoy. So yan, mga kabayan, hanguin na po natin to. Babalutin natin at ilalagay natin sa styro para hindi siya lalamig. Tapos magbubukod tayo ng isang tray. Salan po tayo dito ng beef with broccoli. Lagay po tayo mantika. Mag-isa na tayo ng bawang. Yes. Yan, luto-luto lang po natin yung ating sibuyas at bawang. Ilagay na po natin yung ating ano, Mr. Fry na baka. Timplahan natin. Paminta. Oyster sauce. Liquid seasoning. Toyo. Brown sugar. Lang po natin. Sabawan po natin para may sauce.
dagdagan natin. Dapat po ay may sauce. At taklubang po natin. Mamaya natin dadagdagan ng timpla pagka ano na, kumulo na. Salang po tayo dito ng Lumpia Shanghai. Naglagay tayo ng bagong mantika. Marami-rami po itong ating Shanghai. Yan, nagpakulo po tayo dito ng tubig. Lagyan natin ng konting asin. At magbablanching po tayo dyan ng broccoli. Ating broccoli. Saglit lang po natin ito i-bablanch. Hanguin na natin ito agad. Pag nakita natin yan, ganyan, green na green na. Okay na po yan. Hanguin natin, diretso po natin sa malamig na tubig para hindi maluoy. Maluoy, malayot. 7 stock ito, pero pagka naghihimay nyo na, kukunti. Kaya pinasama natin yung stock at masarap din naman po yun. Tamahal. Yan. Oh! Bango. Bango ating broccoli mga kain. Lumapot na siya, oh. Lumapot na lang kusa. Dahil doon po sa ating ano, oh, para siyang fluffy. Lagay na po natin yung ating broccoli na binalanching. Sama na natin. Tapos maglagay din tayo ng bell pepper para lalong sumarap yung ating beef with broccoli. Haluin lang po natin. At palagay ko eh, katalo na ito. Alright, oh, last okay. Tiki man time na naman ito mga kabayan. Oh. Quality na. Oh. Malapot na. Ganyan po ang ating style ng broccoli. Tiki man time. Apo, tikman mo kung malambot na. Kung tama-tama ang lasa at lambot. Bochog charap. Ang sarap talaga mag-cameraman. Oh, walit yan. Lambot. Walit na. Yung patay na natin ang apoy. So ito po, hahanguin na rin natin, oh, mga kabayan. At atin pong lalagay sa styro. Yung iba, lalagay natin sa catering tray. Anguin na po natin itong ating lumpiang Shanghai, first batch. Salang po tayo dito ng pansit. Mickey Bihon, 2 bilao. Oh.
Lagyan na po tayo ng bawang. Sibuyas. Lagay po natin yung ating sahog. Isang kilong kasim. Yeah, isang kutsayin lang po natin yung ating kasim. Yung karne. Inayat po natin yan maliliit pang sahog. Okay na po yan at nandidila nga pa. Lagay po natin yung atay. Isang kilong atay din. Yeah, timplahan po natin. Lagay po tayo ng paminta. Chicken powder. Oyster. Liquid seasoning. Konting soy sauce. Sangkutsayin lang po muna natin uli hanggang sa maluto yung atay, yung wala na siyang dugo. Lagay po natin yung gulay. Puno mo yan, tulyasi. Gulay pala ang. Yan. Stir fry po natin yung ating gulay. At yung iba ay lalagay natin sa ibabaw. Para maganda tingnan yung ating pansit. Hango ulit tayong Shanghai. Pwede na po yan. Hanguin natin. Ayan, yung iba sa bawa natin. Kuha tayo dito ng kaldo sa ating mahiwagang kalduhan, yung ating po pinagpakuluan ng liyempo. Dagdagan lang po natin tubig na atin lalagay at yung ibang kaldo ay lalagay naman natin sa sa ating sotanghon with garlic. Titlan po natin uli. Chicken powder, paminta,
liquid seasoning, oyster sauce, soy sauce, haluin po natin. Tapos, saya natin kumulo. Pag kumulo, lalagay natin yung ating bihon. Taklubang po natin para mabilis kumulo. Nagkukulo na. Lagay na po natin ang ating bihon. Takay po ulit. Takpan natin para madaling maluto. Last batch na Shanghai. Hanguin na po natin. Pwede na po yan. Lagay na natin yung ating Mickey. Batangas Mickey. Yung ating po Mickey, hindi po yan maalat. Gawang lipa po yan. Gawang lipa. Gawang Batangas. Haluin lang po natin. Daluhin natin sandok. Talagang hirap haluhin mag-aisa. Yan. Ganyan. Para mahalo natin ng ayos. Oh. Lagyan lang po natin niya ng kinchay at pansya na po kayo sa audio at alobat po ang ating microphone dyan.
Sala po tayo din ng sotang hon with garlic. Mainit yung kuwali. Mag-isa na tayo. Bawang. Yes. Isa po natin yung ating giniling. Lutuin lang po natin yung ating giniling. Takot-takot sa hinlaki natin. Yan, luto na ho yung ating giniling. Lagay naman natin yung chicken nating hinimay. Timplahan natin. Chicken powder. Paminta. So, maglagay po tayo ng iodized salt. Hindi po tayo gagamit ng patis. Yan, lagay po natin yung ating aswete. Nag-alo po tayo ng aswete. Ang kakulay. Pinagpakalawa natin ng chicken. Yan. Tapos, kaldo naman ng pork. Wag tayo ng kaldo ng ating ano. Pinagpakalawa naman ng jail po. Lasa rin po yung ating kaldo, kaya kukontrol natin yung alat. Takulpan po natin at kukuloy natin. Pag kumulo, lalagay natin yung ating sotang ho. Gawa lamang po tayo ng mayo garlic sauce. Yan, meron po tayong mayonnaise. Lagyan natin ng bawang. At haluin lang natin. Yan, ganun lang po kasimple. Haluin lang natin maigi. Kasawa ng ating fish fillet. Ala tempura with mayo garlic sauce. Ayan. Okay na yan. Gulo ang gulo, anak. Lagay na po natin yung ating sotang hon. Takalabang po natin para mabilis maluto. Yan. Lagay na po natin gulay, pechay, bagyo at carrot. Saglit lang po natin luluto yung gulay nito. Madali po yung maluto, pinsa yung bagyo. Pagka nainitan ako, iluto na yan.
ng 2 sundok. Luto na yan ang ating sotanghon with garlic. Lalagyan na lang natin yung garlic sa ibabaw, fried garlic. Sali natin sa bilao. Ayun na po yan, lagyan natin lang garlic, fried garlic. Tiplahan po natin yung ating dinakdakan. Inihaw na po natin ito at atin ang ginayat. Lagay po tayo sibuyas, luya, bell pepper at siling panigang. Tinanggalan po natin ang buto. Sama-samahin na natin. Lagay po tayo ng iodine salt. Atas ng kalamansi. Lagay din po tayo ng suka. Liquid seasoning. Paminta. Hindi na po tayo naglagay dito ng siling labuyo at baka merong masayalan sa kasi manghang na ho yung yung ating siling sigang. Lagyan po natin mayonnaise. Yan, haluin lang po natin para ma-mix natin yung mga nilagay nating Ricardo. Kailangan halong-halo. Okay na ito. Sali na po natin sa tray. So yan mga kabayan, naluto na natin yung paluto ni Sir Ruding na 10 putahe. Yan po yung Shanghai, fish fillet, Mickey Bihon, dinakdakan. Ito yung ating apritada. Itong isa ay beef with broccoli. Ito ay puchero at kalderetang baka. Ito naman po yung embutido. Ayan. At nandito po yung iba. Ang iba nilagay natin sa ating food tray. Tapos ang iba naman ay nandito sa para refill lang sila ng refill. At nandyan po yung ating 2 bilaong sotanghon in garlic. So yun, maraming salamat sa Ruding Mercado ng Aya, San Jose, Batangas at mga taga USA. Shout out po sa inyo at maraming po salamat. Sa mga gusto pong magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page at kami po ay nagre-reply doon. Pag available po ang date ay pagluluto po kayo. So hanggang dito na lang tayo mga kabayan at ito'y kailangan nating deliver. Salamat po sa pagsuporta ng ating mga video. Ingat po lagi tayo lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos.
belated happy birthday kay ma'am. Yung pinagluto natin ng isang araw si ma'am. Masarap! Thank you, mama. Thank you. Uulit pa ulit. Saan bisita ngayon dito? Wonderful birthday celebration. Ano pa? Nabuha kami ng tiyan. Happy birthday po. Salamat. Hello. Hello. Ay, salamat po. Salamat. Ay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Yan, happy 80th birthday din po kay Ma'am Trixie. Ayan, hello po at happy birthday. More blessing at ngayon dumami pang birthday. Thank you, Ma'am.